fact, bago po siya napatay, itong si General Barriuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barriuga was prepared with all the documents and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barriuga. Magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ang former president? Yes. Yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. That's yes, how po. You understand the influence of these people to the former president. Kaya takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barriuga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo based on the testimony of our two resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Hearing none, the motion is approved. So, to give way to the next witness, we will suspend for 1 minute and may we ask the page and the LSB to please escort. To be able to hear all of these things. Anyway, we would like to present a witness who has personal knowledge on the killing of General Barriuga, Mr. Chair. So we would like to present today an active PNP Lieutenant Colonel Santi Mendoza and Nelson Mariano. Ano yung inyong ano position? Corporal Nelson Mariano. So former corporal, no? Yes, sir. Former corporal and Nelson Mariano. So hindi pa to ano. Mr. Chair, we would like to ask the Comsec to let these two people take an oath before they will be presented and ask questions. Sige. Comsec, please administer the oath of our two witnesses. Are you an active officer, Colonel Mendoza? Are you active? Yes. Okay. Sige, please proceed. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? I do. The oath has been administered, Mr. Chair. Thank you. Maupo tayo. So, we have a list of interpellators, as I mentioned earlier. In the appearance of our new witnesses, the first to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. I would like to direct my questions to the new resource persons, more specifically to Colonel Mendoza. Magandang hapon po, Colonel Mendoza.
Pakipindot. Magandang hapon po. Ano, nananghali na po ba kayo? Kumain na po kayo? Hindi ba po? Anyway, sandali lang naman itong pagtatanong natin. Ano? Ano ang tunay niyong pangalan, Colonel Mendoza? Ako full po, name? Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza po. Nasa active duty ka pa ba ngayon? Opo, Your Honor. Saan ka naka-assign ngayon, Colonel Mendoza? Ako po'y naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa headquarters po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Colonel Mendoza? Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 22 years po, Your Honor. So matagal-tagal na rin. Anyway, I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinumite dito sa komitiba na sinumpang salaysay na tatlong pahina po, Colonel Mendoza, o apat pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasaad dito? Opo, Your Honor. Wala namang nagudyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang ito? Mr. Chairman? Wala po, Your Honor. Mr. Chairman, kayo for 1 minute suspension. Go ahead, Congressman Mendel. Anyway, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na may sinumpinding salaysay si Colonel Mendoza. At pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito, lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin itong affidavit mo? Your Honor, pwede po bang makahiling ng opening statement po? Mr. Chair, the resource person Chair, wants to issue a statement. Bago po ako. Please proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa mga kagalang-galang na mga mambabatas, at miyembro nitong respetadong Quad Committee, sa ibang mga bisita at mga kapatestigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ng mga miyembro ng komiting ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaatas sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa komiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit akong pinalalagda sa ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyo sa mga totoong tao na nag-utos sa akin.
para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang ilegal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang. Dahil ako ay nalinlang, kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan, kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalong-lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige, sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General, Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasalukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktobre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye bilang ang kabilang ang pangalan ng target
na kanyang tinutukoy bilang isang Quisley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanoy pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong beripikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Dating Colonel Ruyena Garma na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Ruyena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga illegal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na magkipag-ugnayan sa kanya si Tox na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo.
Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Rowena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran, salapi man o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. For example, Mintel, go ahead. Mr. Chair, can I proceed with my interpolation? Go ahead, go ahead. Sinabi na naman ni Colonel Mendoza dito sa sinumong sa salaysay. Mr. Chairman, this you respect, for your honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya, ikikwento ko po sa inyo or i-establish po natin, pero base sa salaysay niya, para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2 noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Cascolan, sir. So na-assign ka sa kanya? Sa opo, under, at lahat po ng RDEO Chief before may contact po sa kanya. Si Colonel Leonardo? Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro? Saan dito si Colonel Police Colonel Huberto Leonardo? Opo. Pwede katabi mo ituro? Po ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource Chair, person. Pakita yung at pakituro mo si Colonel Leonardo.
Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pakiusap siya kung pwede. Tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang pero sinabi wala niya sa iyo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon sa isang high value target. Opo. Sa pagkakaintindi mo, nung sinabi siya iyo na pinakiusapan ka, ano ba ang ibig sabihin ng operasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, that was a time of war on drugs. So, it's a liquidation po. Colonel Mendoza, in police parlance, pag sinabing operation, ibig sabihin meron siyang ipapapatay. Ganun po ba? Ang pagkakaintindi mo nung sinabi sa'yo na may operation siyang hinihiling sa'yo? Opo. Ngayon, dito sa pangatlong paragraph, hindi ka kaagad nag-oo sa kanyang hiling na gawin yung operasyon. Bakit nag-alanganin ka? Sir, wala na po ako sa RDO kasi noon, sir. So, hindi ko muna sumagot kay Colonel Leonardo na opo, gagawin mo. Pero noong Pebrero 2020, tumawag na naman si Colonel Leonardo sa iyo at nagbigay na ng karagdagang detalye. Anong detalye yun? Sir, nilagay po nila sa listahan si Sir Wesley Barayuga po. So, in short, Colonel Mendoza, sinasabi ni Colonel Leonardo na yung target ng operation ay walang iba si Attorney Wesley Barayuga. Opo. At nagbigay po sila ng synopsis tungkol sa activity ni Sir Wesley Barayuga daw sa Pero that is very clear, Mr. Activities. Chair, na fabricated yon para maniwala ka. Kilala mo ba yung Wesley Barayuga? Anong time na yun po? Hindi pa po. Nung February 2020 po, hindi ko siya, naririnig ko siya sa ano, sir, kasi secretary siya ng ano, sir, ng PCSO, sir. Mr. Chair, yung binabanggit po ni Colonel Mendoza na sa pag-uutos ni Colonel Leonardo, si Attorney Wesley Barayuga po, for the information of everyone, is a retired police general, PMA Matikas Class 83. He was the corporate board secretary of PCSO. He assumed his position on January 24, 2018 until his death on July 30, 2020. Nagpag-abot po sila ni Colonel Garma. Si Colonel Garma naman po ay July 15, 2019 na italaga sa PCSO hanggang June of 2022. Balikan po natin yung sinampuang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na gagawa, tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment. Opo. Na operatan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi ba sinabi mo sa kanya? Yes, sir na lang po. Hindi ba sinabi mo sa kanya na, sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target, hindi po ba? Opo. Okay.
Kasi nga po, government... Dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon. Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni Colonel ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si Colonel si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga. Tinanggap mo na yung assignment. At nung tanggapin mong sa assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ako ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir, para ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza naghanap na ng tao na gagawa nung pagpatay, pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, Your Honor. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayang katabi mo. Ito po anong, si Nelson Mariano. Anong sinabi mo kay Nelson Mariano? Ang sabi ko sa kanya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit Colonel Mendoza siya ang napili mong na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakaalam ko, siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakaalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala ng mga guns for hire, hindi po opo, ba? Opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pag-contact ka Nelson Mariano ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto. Hindi natuloy yung operation, nag-antay kayo ng ilang buwan. Opo, Kasi nag-lockdown na nung pandemic, hindi po ba? Opo. Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa paragraph 9, dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barayuga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tinawagan ka noong June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. Pangalawang tawag niya, February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Ngayon, nung na-contact mo na si Colonel Nelson Mariano,
tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na nag-ano sa sir, sa Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkikipag-coordinate nga daw sa amin. Na yun ang makikipag-coordinate niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong talks na ito? Si talks daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako nagkakamali, itong Tox ay yung Tox na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, itao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kaya sa kay Nelson Mariano po kasi siya po yung... So, nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano... Nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon po, Your Honor. Oh. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Luloy? Opo. Eh ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Luloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Luloy, na yun ang papatay kay Colonel kay General Barayuga ay manggagaling kay Colonel Garma. Yun po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza. Sinabihan siya na may operation. And then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano. And then itong si Nelson Mariano, kinontak naman yung Luloy na hitman. At saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, dalawang beses na po pinalabas. Pagkatapos nung insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag ko sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po ba ang sinasabi niyo? Opo, Your Honor. So, sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa.
Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nag-contact in Nelson Mariano, nagbigay ng order na patayin si General Barrioga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barrioga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barrioga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barrioga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barrioga. Yung nakita po niyong pick-up kanina na sinakyan ni General Barrioga was given by Colonel Ruina Garma to make sure na ma-identify po si General Barrioga. Kasi si General Barrioga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil lalong walang rutinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barrioga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barrioga was to stop General Barrioga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would like to recommend to this committee in the committee report that we should file the necessary cases against those perpetrators when they cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Ruina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barrioga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo based on the testimony of our two resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The manifestation of Congressman Pimentel will be noted, and his recommendations will be
taken in and be written in the committee report once the committee terminates its hearing. So the next interpellator is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko, umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Your Honor, hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. And when you use nyo, namin, kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo? At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak nyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang pulis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang pulis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Opo, Your Honor. As a matter of fact, in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay, no matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung kailan ang pagpatay ng pulis ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? During legitimate operation po, at the police officer is in danger, the life of the police officer serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. Ang sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for two reasons. One, opisyal ang nag-uutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang nag-uutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po ang pagkakakilala ninyo kay Colonel Leonardo? Bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po, siya yung panahon ng former president po natin na isa sa pinakamalakas.
When you say pinakamalakas panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza? Nakakabulong po at nagkakatotoo. Nakakabulong, nagkakatotoo. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president? Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president? Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ang former president? Yes. Yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. That's yes, how po. You understand the influence of these people to the former president. Kaya takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, maimpluwensya po sila. Maimpluwensya po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, baka hindi lang naman ako ang balikan, baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, ang baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kumbaga, hindi ako sumunod, Your Honor, eh. So, hindi ako, kumbaga, pagka hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo, natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko? Anong posibleng mangyari sa'yo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, baka mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito? Your Honor, marami na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? Dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma, ikaw at ang pamilya mo, kung hindi ka susunod sa proyekto? Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi niyong Colonel Leonardo, yan po yung may hawak ng mga may hawak ng ano, Colonel?
kumbaga mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying? That is a kumbaga yan po yung usap-usapan. Hindi ko naman po makukumpirma. Pero usap-usapan. Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo at ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or is it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero hearsay lang po, Your Honor. Yes, yan ay ayon sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis, tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo, Your Honor. Kung pulis ka, ibig sabihin, yung usap-usapan na yon sa kapwa pulis mo rin naririnig, tama? You said yes already, Colonel. Yes. Aside from this Davao Penal Colony where there are three Chinese drug lords who were killed, ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may kinalaman silang dalawa? Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka nang maalaala? Opo. Wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu? Ngayon na lang po ko yan nalaman kasi nanonood po ako ng congressional. So it is because of the killing incident in Davao Penal Colony, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yun? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, pumayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Eh kasi po, government employee po yung target. Normal po yun na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO eh? He is not only inside the PCSO. He's the board secretary, yes, of PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Tama? Opo.
at natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama? Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung 300,000? Nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang 300. Binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Kahit ang kumuha pa ng pera ay si? Nelson po. Si Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po siya sa akin. Pumunta sa'yo? Sabi niya, eto na po, ano sir, sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan niya ako ng 40. And then? Where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si you Nelson have one minute left, Congresswoman Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Opo. Yes. Colonel Mendoza, I want to remind you have a career in the PNP. Tama? Yes, Your Honor. At kagaya na sinabi mo, ikaw ay 20 taon na o 22 taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod po sa bigat ng konsensya na dinadala ko po, for 4 years, may mga instances po na may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya, sinong gustong may idawit? Yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang? Ako daw po yung gunman, tapos iba po yung hindi po klaro eh, kasi kindly wrap up. In other words, Colonel Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after 4 years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo. Opo. Dahil hindi ka masamang tao. Opo. At hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? Correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are 3 types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano,
Tox and Loloy the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan, they will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participate in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder. And for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video, perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumakap sa pagpatay na ito, we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The next to interpellate is Congressman Keith Flores. You are recognized. You have 5 minutes.